Kumusta mga amigo? Nang nakarang araw pa ay sinasabi na sa report na bago magsimula ang training camp ay papapermahin ng Los Angeles Lakers si Anthony Davis ng isang contract extension. At ngayon nga, ayon sa report ni Adrian Wojnarowski, ay pinapirma na si Davis ng 3-year, $186 million max extension na aabot sa $270 million ang makukuha ni Anthony Davis dahil may dalawang taon pa itong natitira sa kanyang kontrata dito sa Lakers. Sumananatili nga si AD sa Lakers hanggang 2028. Dagdag pa ni Woods mga amigo, si AD ang makakaroon ng pinakamayaman na contract extension sa NBA history na may $62 million annual salary. Last season, si Anthony Davis ay nag-a-average ng 25.9 points, 12.5 rebounds, 2 blocks while shooting 56.3% from the field. Ang Lakers ay may hanggang October 3 pa para sana makipag-usap sa kampo ni Anthony Davis regarding sa kanyang contract extension. Pero hindi na nila to hinintay mga amigo, kumbaga sinigurado na nila etong si Anthony Davis. Si Davis mga amigo ay very impactful player para sa Lakers at siya ang pinakarason kung bakit sila nananalo sa playoffs. Napakahirap niyang pigilan mga amigo. Yun nga lang, naging inconsistent siya. Pero kitang-kita mo naman kung ano ang kaya niyang gawin sa basketball. Siya din ang isa sa rason kung bakit nanalo ang Lakers ng kampeonato last 2020. Isa pa sa rason kung bakit pinapirma si Anthony Davis mga amigo ay gusto nilang panatilihin ang kanilang championship core. Kung mapapansin niyo mga amigo, ang signing ngayon ng Los Angeles Lakers, talagang very obvious ang move na ito para sa kanila. Sinabi naman ni Rich Paul ang rason kung bakit pinapirma ng Los Angeles Lakers etong si Anthony Davis. Nauunawaan daw ng Lakers ang work ethic nitong si AD. Totoo daw na nagkaka-injury talaga si AD, pero hindi daw ito dahil sa hindi siya nagtatrabaho ng maayos o kaya dumarating siya sa camp na overweight o kaya naman tamad si AD. Ang injury daw mga amigo ay isang aksidente na nangyayari sa laro at hindi nitong napigilan ang Lakers na muling papirmahin etong si AD. Kung makikita daw natin mga amigo ang playing style ng Lakers at kung ano ang maibibigay ni AD sa team, ay mauunawaan daw natin kung bakit pinapirma muli ng Lakers etong si AD. So kahit ako mga amigo, mahirap talagang pakawalan ng Lakers si AD. So no-brainer talaga ang decision na ito. Ang tanging problema lang talaga ay injury prone etong si AD. Ayon sa report, paglalaroin si Jackson Hayes bilang sentro kasama si AD. So may iwasan nga na makipagbanggaan si AD sa loob dahil magiging 4 ang kanyang laruan. Kaya naman pwedeng maiwasan din ang injury. Ang mahalaga sa playoffs mga amigo hanggang finals ay manatiling healthy etong si Anthony Davis dahil yun ang pinaka-importante. Ang mga fans ay positibo ang pagtingin sa kontratang ito. Siyempre, maliban sa iba. Napaka-solid ang off-season moves ng Los Angeles Lakers by retaining their main core, Austin Reeves, Rui Hachimura at D'Angelo Russell. Ayon sa Lakers insider Jovan Boha na napaka-solid nga nito tingnan sa papel. Pero sa simula pa daw ng off-season mga amigo ay gusto pa rin kunin ng Lakers etong si Kyrie Irving. Talagang pinupush to daw mga amigo ni LeBron James dahil nagkasundo na daw sila ni Kyrie mga amigo. Dagdag pa ni Jovan Boha, hindi daw katakataka na kung ang naturang rumors ay muling sumiklab kapag hindi naging maayos ang paglalaro ni Kyrie Irving sa Dallas Mavericks o kaya may mga outside the basketball noise. So alam daw natin mga amigo na may pantapat nga sa salary ni Kyrie Irving ang Los Angeles Lakers. Naku, ayos talaga itong si Jovan Boha. Rumors agad. Ano mga amigo, dapat mabangkunin si Kyrie ng Lakers? Mag-comment lang.